Ano bang purpose ni keyframe? Ginagamit ang keyframe para magkaroon ng moves or animation ng isang image or clip. Yan. So, yung gagawin kong tutorial is smooth transition. So, gagawa muna tayo ng starting point niya, which is, gawin muna natin siyang zoom up. Kumbaga parang panimula lang. Then, yung next na transition na gagawin natin is pa left to right. Yan. Sundan nyo lang yung ginagawa ko. Left to right. Ito, itong image na to, itong ending point niya, control mo ang image papuntang right. Then, yung next clip, i-control mo siya papuntang left. Kung yung first image is papuntang right, ang second image is papuntang left. Then, ang midpoint ng second image is center. Para babalik siya. Yan o. Yan. Wala pa yung graph, kaya hindi pa siya smooth. Then, kung ito nagpapuntang kanan, gagawin naman natin ang susunod is pa left. So, lagay ulit tayo ng keyframe sa endpoint. Then, papuntang kaliwa. Then, sa susunod na image, magsisimula naman siya sa kanan. Then, ang mid frame niya is sa center ulit. So, yan na siya. Ano siya, oh. Then, para maging smooth ang transition natin, lalagyan natin siya ng graph. Ang lahat ng intro, yung first and second keyframe, lalagyan natin ng is out 1. Lahat ng intro, is out 1. Handaan niya yan. Is out 1 sa lahat ng intro. Sa first and second keyframe. Then, ang second and third keyframe naman is lalagyan natin ng is in 1. Lahat ng ending point is in 1. Yan siya. Smooth na siya tingnan. Then, tapos na tayo sa left and right na keyframe. Sunod naman tayo sa pa, ano bang tawag dito? Tama ba? Diagonal? Makalimutan ko. Basta yung papunta doon. Sulang ganyan. Side to side din pero galing siya sa taas. Pababa. Ganun. Kunwari, dugtungan natin itong transition natin na left to right. Sa ending point niya, lagyan natin siya dun. Kanan pataas. Gets ba? Sa susunod na features naman is, kung sa kanan nagpunta, ito naman, baba, kaliwa. Kung ito, kanan pataas. Ito, kaliwa, baba, kaliwa. Huh? Yan. Tapos ito, mid frame, is center. Yan. Tapos, add ulit tayo ng keyframe sa endpoint. Then, baba ulit natin papuntang kaliwang baba. Then, sa susunod na image, zoom, itaas natin, pakanan. Lagay ng keyframe sa gitna, center. Then, next step, lagyan natin ng graph. Is out para sa intro, is in para sa outro. Left to right and pataas baba. Then last step is lagay tayo ng zoom out and zoom in. Dugtungan ulit natin tong last part. So lagyan natin ng keyframe sa endpoint and zoom sa gusto niya. Then the second is ganun ulit sa pinanggalingan niya zoom. Then the
sa gitna, lagyan natin ulit ng keyframe. Adjust natin yan. Para maging boom. Ayan. Tapos lagyan na ulit natin ng graph. Ease out para sa intro. Ease in 1 para sa outro.